Magandang araw muli mga kapatid. Ito naman ang inyong lingkod na si Felix Smart TV sa panibagong mga pangyayari na ating gawaan ng reaksyon. Unang-una mga kapatid, ang video na ating bigyang reaksyon ay ito po'y pangyayari na may isang Pilipino na nanghingi, ang ating gagamitin ditong termino, nanghingi ng pera or money solicitation, yan ang termino sa English . Doon sa isang lugar at ito'y ayon sa ating mapanood na video ay sa airport. Ito po ay isang Pilipino. Kasi tayo'y nagbabatay lang tayo sa video na ating mapanood. Pero kung ang video naman is gawa-gawa lang o talagang totoong nangyari, ay doon natin sila gawaan ng reaksyon. Dahil alam nyo mga kapatid, mga kabayan, ito po sa kaso na nakakulapol ngayon sa pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, na ang kanyang membro di umano, magsabi lang ako ng di umano kasi unang-una hindi ko pa nakita talagang mayroong totoong o mayroong napatunayan kasi under investigation dahil ang Pastor Apollo C. Kibuloy ay hindi pa makikita pero ayon sa kanyang sinasabi ng mga nagdaang bidyong ating inilabas ay hindi siya magpapahuli. Yun ang terminong gamit niya. Hindi ako magpapahuli. So therefore, intentionally, ayaw talaga niya magpahuli sa anumang kadahilanan na either sabi nga nila baka natakot or may iniiwasan. No comment ako dyan. Pero ayon sa kanyang mga sinasabi, hindi daw siya magpapahuli. So ito na po ngayon mga kababayan. Dahil sa nakakulapol ngayon ng mga pangyayari at mga masasamang balita na nangyari ngayon sa kanyang Kingdom of Jesus Christ, KOJC, kasi yan ang pangalan ng kanyang organisasyon Jesus Christ, the name above every name, or Kingdom of Jesus Christ, whatever, kung anong nakarehistro dyan sa Security and Exchange Commission sa batas ng Pilipinas, ay bahala na po kayo mag-sorry o kung ano man. Pero dito sa bidyong ating bigyan reaction ay kayo na rin ang mag-decision or magbigay ng inyong mga comment patungkol po sa ating mapapanood na video. Mga kababayan, mas maigi para malaman din ninyo at malaman na ng maraming tao kung may katotohanan or talagang gawa-gawa lang ang video na ito. Kasi malinaw naman nating mapapanood at nagkaroon pa nga sila ng diskusyonan. Alright? So, ngayon mga kababayan, umpisahan na natin. Pakinggan na ninyo at narito na po ang video. Toligo ka? Totoo? Ano itong pinangihingi nyo na to? Hindi totoong katoliko ka. Sisinungaling ka. Ipapakulong mo. Sige, punta tayo sa pulis. Oh, sige. Bawal ang ginagawa nyo. Ano ginagawa mo rito? Bawal yan. Kay Kibuloy ka. Di ba? Hindi. Kay Kibuloy ka. Ayan, oh. Dadali kita sa pulis. Tara. Ikaw pa ang matapang magpunta na puli. O ngayon, ayaw mo humarap. O, tingnan mo. O yan, sinasampal pa yung may hawak ng video o yung camera mismo. O yan, ang unang tanong ko dyan is ganito. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Ito ba'y totoo or drama-drama lang? Pero sa aking pakiwari dito, ito'y totoong pangyayari sa lugar na kung saan man nagkaroon ng aksyon. Kasi ang babae mismo, para naman talagang hindi nagbibiro ito. Nahuli siya na nanghingi ng pera doon pa sa airport. Kung ano mang airport ito, hindi ko na rin sasabihin dahil wala rin naman akong marinig kung saan airport ito. Pero isa lang ang totoong nangyari dito na ang babaeng ito ay nakita ng ating kapwa mga kababayan na may concern sa pangyaring ito na may nanghihingi ng pera sa airport. Ayon pa nga sa sinasabi niya kanina, ginagawa niyong pulubi ang mga Pilipino. Sabagay, totoo nga naman. Dahil, bakit ka manghihingi ng pera at doon pa mismo sa airport? Siyempre, nandun yung iba't ibang klaseng taong maglalabas-pasok saan mamdako ng mundo. At totoo naman, kababayan or kapwa natin Pilipino, itong si babae. Ngayon, ang akin lamang masasabi, bakit mo ginawa yan? Yun ba'y may kadahilanan na may koneksyon sa
sinasabi ng kumukuha ng video na ikaw ay isang member ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na siya ngayong naikulapol doon sa kanyang pangalan na Kishon, ha? Kishon na siya ay ang kanyang mga member ay nagsosolicit ng pera sa kung saan-saan man dako ng mundo. Ha? Kung saan-saan dako ng mundo. Kasi di, alam nyo mga kababayan, dito sa Pilipinas ay nakaranas pa rin ako. Bagamat hindi man direkta nang hingi ng pera, ay kung tungkol din sa kwento na nagkunwaring pulubi, nagkunwaring pipi or bingi, hindi marunong kamo magsalita, tapos nang nag-aalok ng mga kakanin. Alam mo yung kakanin, ibig ko sabihin, puto, kutsenta, polboron, kung ano-ano pa. Na kung iyong tanungin, sila daw ay isang mga estudyante, self-supporting student. Ngayon, ako na may medyo, mayroon na rin akong idea kung ano yan, kasi marami nang pangyari kung narinig na kumo ginagamit lang sila na isang ilang simbahan, na ang sabi pa nga ng iba, yun ay isang simbahan ng born again. So, tinanong ko sila, kanino yan? Saan yan? Anong simbahan yan? Sino ang pastor? Aba, hindi makasagot. Tapos, tititig lang at wala na, aalis na sila. So, yun po mga kababayan, ha? Tuloy nga natin itong video na ito. Oh, ang tapang nyo, ha? Tapang mo, yawa. Tapang nang hiyanin nyo. Biro mo pati sa airport, ginaganyan nyo. Sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Yan. Ayaw nung humarap na sa kamera si babae. Pero marunong din palang magmura, no? Marunong din palang magmura. Yawa ka. Alam mo kasi, pagka ganyang mga pananalita, yan ay isang pagmumura ng Bisaya. Kasi siyempre dito sa Kalakhang, Maynila, ibang klase. Kasama dito yung nanay mo. Pero dito, yawa, meaning demonyo ka. Yan ang katumbas sa salitang Tagalog. Sige nga, magsalita ka pa. Nakakahiya kayo. Ginagawa niyo mga pulubi mga Pilipino. Tigilan ninyo yan. Panluloko sa tao yan. Napakawalang niya. Papanggap kang Katoliko. Eh, tingnan mo nga. Ngayon, hindi ka makakibo. O, di ba? Kay Kibuloy ka talaga. Fuck you. Nakapag... Ano itong pinangihingi nyo na to? Eh, teka. Ito take to lang natin mga kapatid. I-take to lang. Maiksi lang kasi yung video kaya medyo malabo ng konti. Meron akong gusto ipapakita sa inyo mga kapatid. Ha? Ulitin lang natin ng konti at ating i-freeze. Toligo ka? Toto? Ano itong pinangihingi nyo na to? Ayan, nag-agawan sila. Ayan, nag-agawan sila sa isang booklet, pamphlet, or pulyeto, kung ano man ito. Kasi, mga kababayan, ito yung pinoprint line or pinoprint kasi nila na mayroon silang mga pamphlet. Ito yung icon ng tinutulungan. So, dahil dito, yung cameraman sa kumuha ng video na ito ay nag-agawan sila dito. Ayan, oh. Ayan si babae. Ayan, so ito dire-diretso na natin mga kapatid para kayo din naman is magiging may alam kung ano nga ang kabuuan sa video na ito. Ma-excel lang naman. Okay? Go! Eh, hindi totoong Katoliko ka. Sisinungaling ka. Ipapakulong mo. Sige, punta tayo sa polis. Sige. Bawal ang ginagawa nyo. Ano ginagawa mo rito? Bawal yan. Kay Kibuloy ka eh. Di ba? Hindi. Kay Kibuloy ka. Ayan, oh. Dadaling kita sa polis. Tara. Ikaw pa ang matapang magpunta na polis. O, ngayon ayaw mo humarap. O, tingnan mo. O. Ang tapang nyo, ha? Tapang mo, yawa. Tapang nang hiyanin nyo. Yawa. Biro mo pati sa airport, ginaganyan nyo. Sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Nakakahiya kayo. Ginagawa nyo mga pulubi, mga Pilipino. Tigilan ninyo yan. Panluloko sa tao yan. Napakawalang niya. Papanggap kang Katoliko. Eh, tingnan mo nga. Ngayon, hindi ka makakibo. O, di ba? Kay Kibuloy ka talaga. Fuck you. Yan.
So hindi naman siguro natin masabing nagmura yung may hawak ng kamera, kasi yung Pacquiao kasi yan ay isang acronym or abbreviation, o paano ba natin sabihin, kasi haba kasi ng pangalan, eh, Pastor Apollo Sikibuloy, in short PACQ. So Pacquiao, hindi yun pagmumura, yun po ang kabuhan ng pangalan ng Pastor Apollo Sikibuloy. So yun po ang kabuhan sa video ng ating ginagawa ng reaction ngayon. So itong si babae, nakadamit ng kulay itim, hindi na makaharap doon sa kumukha ng kamera, pero sa unahan ng kanilang pag-diskusyon ay tinatakot pa siya, si isumbong kita sa polis. Eh nung sinasabayan na, sige, sama tayo, punta tayong polis, natakot. Nag-iiba siya ng daan. Nag-iba ng daan. Tapos kung ano ang sinasabi at nagmura pa, yawa ka. Meaning is, demonyo ka. So whatever, mga kapatid. So ito na po yung video o reaction video na ginagawa ko dahil nga nag-iisip ako. At ano bang ebidensyang mayroon? Yan, mayroon ika mga member, ginawang mga tagahingi sa kung saan-saan man lugar. So ito na po yun. So either magiging totoo mo yung sinasabi na ikaw ay kaalyado ni Mr. Apollo Sikibuloy. Ang akin lang naman dito is nakarelate din naman ako na mayroon ding ibang mga relihiyon na unang-una nandito nga sa Pilipinas. Way back 1980s, mga kapatid, dahil yun po ang mga panahong active ang mga relihiyon na yan. 1980s and 1990s. Naalala nyo ba, sino bang nakarelate sa akin sasabihin na may iba dyan umakyat sa bus? Nung unang panahon na uso pa ang bus na hindi pa pinapatigil ng gobyerno, kasi before pandemic, okay pa yung mga biyahe ng bus from Quezon City to Alabang. Di ba? Fairview to Alabang. Mga ganong ruta ba? Fairview Baclaran. Alam nyo ba on the way, mayroong mga umaakyat na akala may pasahero, pero mamaya-maya pala magdodukot na sa kalambag at maglabas ng Biblia, sabay magngangawa na tungkol sa Panginoon. Ah, malapit na ikaw katapusan ng ating mundo, o mga kababayan, magsisi na kayo at magbautismo, blah blah blah. De, after a couple of minutes, maglabas uli agad ng mga sobre. Yun pala, may kasama. Akala ko mga pasahero lang. Kasi yung isa sumunod ay kumuha rin ng sobre. Yun pala magkakasama. Ayun na, iabot sa bawat pasahero ng bus. Tapos, basta abot lang. Ilagay sa harapan mo. Siyempre, magkakahiyaan yan. At siyempre naman, alam na ng mga pasahero na ang kailangan doon, lagyan mo ng pera. Kahit magkano. So, hindi naman sinasabi na, kailangan talaga lagyan mo ng 100 papel. Wala eh, wala naman sinasabi. Basta ilagay lang sa harap mo at may nakalagay doon sa sobre na donation sa church. Tapos may kapirasong verse ng Biblia. Mayroon kasi ako ditong ganyang sobre na naitago ko pa hanggang ngayon. So, yun po yun. Hindi ko naman sila sabing kay Pastor Apollo Sikibuloy na mga kaalyado yun, pero yun po yun ang mga nakikita ko sa aking dalawang mata, saksi ako dyan, na mayroon talagang nanghihingi, umakyat pa nga sa aeroplano, sa barko, gamit ang salita ng Panginoon. Yan, yung mga ganong klaseng reliyon . Hindi ko naman sinasabi na yun ay mga kachokaran ni Pastor Apollo Sikibuloy. So yun po, mga kababayan . At ito'y kwintong may katotohanan lang, dahil sa edad ko ba naman ito ay marami na akong naranasang kakaiba. Diba, mga kababayan, sino bang makapag sang-ayon nitong aking sasabihin na mayroon din dyan gamit ang salita ng Panginoon na nagkukuda-kuda sa tabi ng kalsada, halimbawa sa mga palingki, sa mga lugar na kung saan busy mga tao, laka dito, laka doon, at nagsasalita sa gitna o sa tabi ng kalsada. Ha? Kasi mga kapatid, mga kababayan, ang mga ito hindi naman ito magkukuda-kuda sa gitna ng damuhan na walang katao-tao. Doon talaga yan sa mga palingki, sa harap ng sa mall pa nga, mayroon pa dyan sa mall, basta payagan lang ng mga gwardiya. So yun po yun. Ngayon, magtaka ka sa may party doon, siguro mga 50 meters away, may isa doon na naghawak-hawak ng parang supot, kulay blue. May nakasulat doon na
Yung parang tungkol sa donation, tapos may kapirasong verse ng Biblia na kasulat doon sa supot na kulay blue. Ngayon, kung may alam kayo kung kaninong grupo yan, na dito sa ating Kalakhang Maynila ay mayroong ganong pangyari na sa mga palingki, magulat ka na lang ang lakas-lakas ng kanilang mga sound system. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ganyan ba, di ba, mga kapatid? So, yun po yun. Kiniwinto ko lang dahil nga naman kaugnayan ito sa aking kwento sa videong ating ginawa ng reaksyon kagaya nito, mga kapatid. So, yun po mga kababayan. Kung ano man ang inyong alam sa tungkol sa mga kagaya sa videong ating nagawa ng reaksyon, comment lang ninyo sa baba na sabihin nyo, ganito yan, ganyan yan. So, therefore, ang reaction video na ito ay may kaugnayan din naman sa nangyayari ngayon sa buhay at pangangaral ni Pastor Apollo Sikibuloy gamit ang salita ng Panginoon sa nangyari namang agawan ng pamplit sa babaeng ito dahil nga nanghihingi siya ng pera sa airport. Kung saan mang airport na yan, hindi ko rin sasabihin dahil wala lang namang nabanggit. So, yun po mga kababayan, ang ating maiksing reaction video na ito. At kung ano man yung mga karagdagang sasabihin patungkol dito, and comment lang kayo sa baba at tayo mag-usap-usap sa banda paro. Muli mga kababayan, ang Felix More TV is hanggang dito na lang muna. At kung inyo mang nagustuhan ang ating ginagawang pag-reaction video na ito, comment lang sa baba. Don't forget to kalimbang sa bell button din sa baba at nang updated tayo sa karagdagan pang mga videong ating ilagay sa channel ko. Hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat at wala na po ako ibang mga sasabi kundi ang bye-bye na po until next time.